وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مُسْلِمُونَ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Ang papuri at pasasalamat ay natatangi lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-iisang Panginoon. Pinasasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupuri natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ating nakumpleto ang buwan ng Ramadan sa kanyang ikalulugod. At isa yan sa pinakamalaking biyaya, pagpapala sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat pasalamatan sa Kanya. Gaya ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hangad ni Allah para sa inyo na inyong buuin ang mga nakatakdang araw sa kanyang ikalulugod at upang inyong dakilain si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang ipinatnubay niya para sa inyo upang sakali kayo ay mapagpasalamat sa Kanya. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, inna li kulli qawmin a'id wa 'idukum hada. Ang bawat nasyon o grupo ay may kanya-kanyang ipinagdiriwang o 'id. At ang 'id ninyong mga Muslim ay ito, Eidul Fitr at Eidul Adha. Ang araw ng 'id ay araw ng kagalakan, araw ng kasiyahan. Tayo ay nagagalak, nasisiyahan na ating nakumpleto ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng mga gawaing kinalulugdan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway tanggapin niya ang lahat-lahat ng pagsamba na ating ginawa sa mga araw at mga gabi ng buwan ng Ramadan. Yan ang pinakamahalaga na ang pagtanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mabubuting gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ganitong dakilang araw nagbibigay paalala, tagubilin sa lahat ng kamusliman hinggil sa kanilang relihiyon. Kabilang niyang siya ay nagbibigay paalala at tagubilin hinggil sa ating mga responsibilidad, mga obligasyon na dapat gampanan ng bawat isa. Bawat isa sa atin, tandaan natin, meron tayong obligasyon, responsibilidad na dapat nating gampanan. Bilang mga anak, mga magulang, kaibigan, kapitbahay, at higit sa lahat bilang mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Lahat kayo ay tagapangalaga at may responsibilidad. Bawat tao na may obligasyon, responsibilidad ay itatanong at itatanong ito sa kanya at meron siyang pananagutan sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una sa lahat, yung obligasyon natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kanyang mga alipin.
Yan ang pinakamahalaga. Yung obligasyon natin bilang mga Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, sa pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at habag pagmamalasakit niya sa atin. Inutos niya sa Quran ang lahat-lahat ng mga bagay na siya ang magdudulot sa atin upang tayo ay makapasok sa paraiso. Binigyan tayo ng mga babala hinggil sa mga gawain o laban sa mga gawain na siyang magpapasadlak sa atin sa impiyernong ako iadabila. Kabilang dito, tayo ay binigyang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Parati tayong binibigyang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa lubos na pagmamahal, pagkahumaling sa mundo at ang mga palamuti nito. Dahil ang higit na pagmamahal, pagkahumaling sa mga kinang at makamundong bagay ang siyang nagiging dahilan, higit na nagiging dahilan upang ang isang tao ay malihis sa relihiyong Islam, upang ang isang tao ay hindi niya magampanan ang responsibilidad o obligasyon niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakilala sa atin ni Allah ang realidad ng mundo. Katakutan ninyo, ika ni Allah. Maging aware kayo sa mundo. Huwag niyong hayaan ang mundo at ang mga makamundong bagay na siyang maging sanhi, maging dahilan upang hindi niyo maalaala, hindi kayo makapagsala, hindi niyo magawa ang mga obligasyon niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, "Ya ayyuhalladhina amanu." Tinawag tayo ni Allah sa pinakamarangal na katawagan. Laging inuulit ni Allah ang katawagan na ito, panawagan na ito. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. O kayong mga alipin, alipin ni Allah na nasa puso nila ang liwanag, ang iman. Huwag niyong hayaan ang yung maging mga anak at mga kayamanan, mga salapi, mga trabaho, hanap buhay, ang siyang maging dahilan upang kayo ay malihis. Kalimutan niyo ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimutan ninyo ang pagsasala dahil lamang sa mga kinang ng mundo. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sino mang gawin niya, sino man ang maging kalagayan niya na makapaglihis sa kanya ang mga kinang ng mundo, tunay na nakamtan niya ang walang hanggang, ang pinakamalinaw na pagkabigo o pagkalugi. Huwag natin kakalimutan ang ating mga obligasyon. Tayo ay nagtratrabaho, tayo ay nagninegosyo. Ginagampanan natin yung ating mga responsibilidad dito sa mundo para sa ating sarili o para sa ating mga mahal sa buhay. Subalit huwag natin kakaligtaan ang tunay nating hangarin dito sa mundo at ito ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Laging present sa iyong sarili na meron kang tunay na pakay dito sa mundo. Pangsamantala lamang ang buhay mo dito sa mundo. Para kang naglalakbay dito na meron kang tunay na hangarin. Naghahanda ka para sa iyong kamatayan, para sa iyong pagdating sa iyong libingan, para sa iyong pagdating sa kabilang buhay. Walang mananatili dito sa mundo. Lahat tayo ay mamamatay. Darating ang oras sa ayaw at sa gusto natin, ating iiwanan ang lahat ng bagay. At ang tanging kaakibat, tutulong sa ating mga libingan, higit lalo sa kabilang buhay,
ay ano pa mang nagawa nating kabutihan. Kaya ano ang itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Kun fi dunya ka annaka garib aw abir sabi. Mamuhay ka dito sa mundo na para kang dayuhan o naglalakbay. Bakit? Ito ang itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wisdom na dapat dapat pinagninilay-nilayan ng isang Muslim. Na ang buhay niya dito sa mundo ay para siyang dayuhan o naglalakbay. Ang isang naglalakbay, kapag siya ay naglalakbay sa isang lugar, alam niyang hindi siya mananatili dito. Ang bibigyan niyang halaga at pagtutuunan niya ng oras ay yung hangarin niya. Pagkaraan niya, gampanan ang hangarin niya, ay lilisan niya ang lugar na ito. Ganito ang buhay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa puno ng kanyang mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Ganito nila pinakitunguhan ang mundo. Hindi nila ginawang hadaf o goal ang buhay dito sa mundo. Dahilan lamang. Gumagawa tayo dito na ano pa mang gawain, pero huwag natin kakaligtaan ang tunay nating hangarin, katulad ng pagsasala ng 5 beses sa isang araw at gabi. Huwag hayaan ang ating mga negosyo, mga trabaho, o ano pa man, upang iwanan natin ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit lagi sa ating ipinaalala ng Islam sa tuwing pumapasok ang oras ng salah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. May layunin, may hangarin, paalala, pinapaalala sa iyo na kapag tinatawag ang adhan, si Allah ang pinakadakila sa lahat, na dapat unahin ang kanyang karapatan, dapat mong gampanan ang iyong responsibilidad, dapat mong iwanan ang lahat para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil si Allah ang pinakadakila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan ang hangarin. Naririnig natin ang adhan, o di kaya nakikita natin ang oras ng pagpasok ng sala, subalit hindi natin binibigyang halaga ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang nagiging dahilan na minamahal natin ang mga mundong bagay kaysa sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaysa sa ating akhirah. Binigyan tayo ng awareness ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin tatalikuran ang mundo. Mag-iingat lamang tayo. Dapat ang isang Muslim, alam niya kung paano niya pakikitunguhan ang mundo. Huwag siyang mahumaling. Huwag siyang malinlang. Lagi siyang nagmumuni-muni na may oras na darating ang panahon na iyong iiwanan ng mundo na ito. Lilisanin. Paano ka na o aking sarili? Ano ang magiging kalagayan mo sa libingan higit lalo pagdating mo sa kabilang buhay? Ano ang magiging kalagayan mo kung wala kang pagsasala? Ano ang magiging kalagayan mo kung pasan-pasan mo pa rin ang mga malalaking kasalanan kabilang lang man yan sa pagkinakailangan itinatanong ng bawat isa sa atin, sa ating mga sarili? Ang Shahru Ramadan, mga kaibigan, mga kapatid, dumaan sa atin ng napakabilis. Pero tandaan natin, nag-iwan ito sa atin ng mga aral na dapat tumanim sa ating mga puso't isipan. Nag-iwan sa atin ng aral ang pagdaan ng buwan ng Ramadan, kung tayo ay nagninilay-nilay, nagmumuni-muni. Napakaraming hikma, wisdom, karunungan, aral na dapat itanim ng bawat isa sa atin sa kanyang puso't isipan. Kabilang dito, hinubog, tinuruan tayo ng buwan ng Ramadan kung paano gumawa ng pagsamba, kung paano masanay, manatili sa paggawa ng pagsamba. Kaya pagkaraan ng Ramadan, ganito ang ating isa puso,
na dapat manatili ang ating mga gawaing pagsamba na ating ginagawa na kaugalian gawin sa buwan ng Ramadan. Ganito ang inuhubog sa atin, dinidisiplina sa atin ng Ramadan. Nasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa pinakahuling yugto o sandali ng iyong buhay. At ganito dapat mabuhay ang isang Muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating sa iyo ang iyong kamatayan. Dumating sa iyo ang kamatayan, kaluguran pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong nagagawa, ang iyong nabibigkas ang la ilaha illallah. Magandang pagtatapos pa rin ang iyong inahangad. Hindi na umaling sa mga makamundong bagay na siyang nagpapalihis, nagiging dahilan upang malihis ang isang tao sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga tagubiling, ilan sa mga habilin paalala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga magulang, mga ama at mga ina. Huwag natin kaligtaan, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga anak at maging makatarungan tayo sa kanila. Maging makatarungan tayo sa kanila. Sinabi ng Rasulullah, wattaqullaha wa'adilu baina awladikum. Isang araw, at isa to sa marahil, nagkukulang ang mga magulang sa kanilang mga anak, ang pagiging makatarungan sa kanila, na siyang nagiging dahilan, ang kawalan ng katarungan sa mga anak, ay siyang nagiging dahilan ng kanilang pagre-rebelde o hindi magandang pakikitungo sa mga magulang dahil sa kawalan ng katarungan. Isang araw, isang sahabi, ang dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nais niyang ibigay ang isang garden sa kanyang isa sa mga anak. Sabi niya, Ya Rasulullah, ikaw ay magsaksi na aking ibibigay itong garden sa isa sa aking mga anak. Sabi ng Rasulullah, binigyan mo din ba si ang mga natitira mong anak ng katulad ng iyong ipinagkaloob sa kanya? Sabi niya, hindi po, Ya Rasulullah. Sabi niya, kung ganun, hindi ako magsasaksi sa kasamaan. Wattaqullaha wa'adilu bayna awladikum. Katakutan niyo si Allah at maging makatarungan sa inyong mga anak. Pangalawang habilin, paalala sa atin ng mahal na propeta, ay dapat tayo ang maging huwaran sa ating mga anak. Maging huwaran tayo sa ating mga anak. Ang ating mga anak, sinusunod nila kung anong nakikita nila sa atin. Ano kaya? Paano makakapagsala ang mga anak kung mismo tayong mga magulang ay hindi nagsasala? Paano magtatakip ng aura ang mga anak natin, mga babae, kung mismo tayong mga ina, kung kayo mismo kayong mga ina ang hindi nagtatakip ng aura? Ang ating mga ulama, nagbibigay sila ng paalala, hindi sila nagkukulang. Nagbibigay sila ng paalala sa mga masjid, sa mga mimba, sa mga lecture, symposium, seminar. Subalit, kayong mga magulang ang mag-uutos sa inyong mga anak. Kayo ang mga magulang ang magbabawal sa inyong mga anak. Kayo ang mag-uutos sa kanila para sila'y makapagsala. Takpan ng kanilang mga aura. Kayo ang sisita, kayo ang sisigaw sa inyong mga anak. Hindi ang mga ulama. Wala silang karapatan. Nagpapaalala lamang tayo. Responsibilidad nyo ang inyong mga anak. Responsibilidad nyo rin na ituro nyo sa kanila ang relihiyong Islam. Napakarami sa atin dito ang hindi alam ang agama. Walang alam sa relihiyong Islam. Ni hindi marunong magsala. Ni hindi marunong magbasa ng Quran. Ni hindi marunong bumasa ng Arabic. Kinalimutan nila ang kanilang agama. Hindi nagsasala. Hindi nagtatakip ng aura. Parang wala lamang sa kanila.
Ito ay kapanagutan. Ito ay obligasyon, responsibilidad. Na wallahi alawim, itatanong at itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring inaangkin mo na ibinigay mo lahat ng kabutihan sa iyong anak. Nagmalasakit ka sa kanya, inaangkin mo o inaakala mo na ibinigay mo sa kanya ang lahat. Subalit wallahi alawim, kapag hindi mo itinuro sa kanila, hindi mo sila hinikayat, hindi mo na pag-aralan ang relihiyong Islam, wallahi alawim, inaakala mong naibigay mo sa kanila ang tagumpay, success, tagumpay dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, magiging kaaway mo sila sa kabilang buhay. Idadahilan kanila sa kabilang buhay. Maaring itatapong ka sa impiyan ng apoy dahil sa kakulangan mo. Walang pagpapahalaga sa responsibilidad na ito. Hindi sa iyo itatanong ni Allah sa kabilang buhay kung anong natapos ng iyong anak na makamundong bagay. Ang pag-aaral ng wisdom education, maganda yan, hindi natin ginagawang masama. Hinahatulan ng masama. Subalit ang nakakalungkot o problema kung kinaligtaan natin ang ating relihiyong Islam. Hindi natin itinuro, hindi natin hinimok na ang ating mga anak na pag-aralan ng relihiyong Islam. Ang itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, natutunan bang basahin ng iyong mga anak ang Quran? Natutubang magsala ang iyong mga anak? Natakpang ba ng aura ng iyong mga anak na babae at iba pa patungkol sa agama? Saan na pag-aaralan ng agama? Sa mga madrasa. Himukin natin ang ating mga anak. Dalhin natin sila sa mga madrasa upang kanilang matutunan ang kanilang relihiyon, ang Quran at sunna pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ituturo sa kanila ng madrasa kung paano maging mabuting alipin kay Allah, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting kapatid, mabuting kapwa. Wa allimu auladakumul Quran yuallimukum kulla shay. Ituro nyo sa inyong mga anak ang Quran. Ituturo sa kanila ng Quran ang lahat ng bagay. Bigyan natin ng halaga, mga kaibigan, mga kapatid. Wallahi alazim. Bigyan natin ito ng halaga. Nakakatakot. Maraming tayo ay namumuhay sa Christian area. Subalit, tayo ay maghuni-muni. Tayo ay mga Muslim. May responsibilidad tayo sa ating mga anak. At ang pinakamalaki ay paano nila matutunan ang kanilang relihiyon. Pangatlo, ang paalala habilin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam para sa mga kababaihan. Kapag araw ng Eid, laging pinalalahanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan na meron din silang mga obligasyon, responsibilidad. Una dito ang paghihijab, ang pagtatakip ng aura, ang kanilang modesty. Tandaan ninyo ang inyong hijab, ang inyong karangalan. Itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kababaihan sa pamamagitan ng hijab. Pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kababaihan sa pamamagitan ng hijab. Kapag ito ay iniwanan ng mga babae, kababaihan Muslim, hindi sila nag-hijab, mawawala ang kanilang karangalan. Mawawala ang kanilang halaga. Wajib ang pag-hijab sa inyo, mga kababaihan. Kung nauunawaan nyo lamang, napakaraming dalil mula sa Quran at Sunna na tumutukoy hinggil sa kaparusahan ng pag-iwan ng hijab. Lumalabas ka ng bahay na hindi man lamang naka-veil, nakakumbong,
nagsusuot ang mga masisikip na kasuotan. Tinutularan mo ang mga kafir. Saan yan yung izza? Saan yan yung paninindigan sa iyong agama? Huwag mong ikahiya ang hijab. Itinaas ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng hijab. Ginagalang ka, nirerespeto ka ng ibang tao dahil sa pamamagitan ng hijab. Huwag mong iwanan ito. Huwag mong iwanan. Huwag kang lumalabas na hindi nakahijab. Maging proud ka na ikaw ay isang Muslima. Kung naunawan lang natin ang laki ng kasalanan, kaparusahan ng pag-iwan ng hijab, wallahi azim, bibigyan natin ito ng halaga. Ng problema, ginagawa natin parang isang maliit na bagay na wala lamang dahil hindi natin naunawaan ang ating relihiyon. Dahil higit tayong nanggagaya, hindi natin naunawaan ang agama natin. Lubos tayong nanggagaya sa mga kufar. Nawala yung izza natin, yung paninindigan. Yung paninindigan natin sa ating agama. Na brainwash tayo ng mga ideolohiya ng mga kufar. Hanggang sa naiwanan natin ang ating relihiyon, naiwanan natin ang ating agama. Kaya walang pag-alinlangan, mga sakuna, mga pagsubok ang dumadatang sa atin dahil sa pag-iwan natin sa mga katuruan ng relihiyong Islam at pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahabiyat, mga kababaihan, mga sahaba, itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang antas. Nagtagumpay sila dito sa mundo dahil sila ay nanindigan. Pinanghawakan nila ang kanilang relihiyon, lalo na pagdating sa hijab. Tayo, subhanallah, ang mga kababaihan sa atin, iniiwan nila ang mga hijab nila. Nagsusuot sila ng mga kasuotang mga kafir. Hindi sa kanila nakikita ang Islam. Subhanallah. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba sa mga kababaihan, apat ang inabiling ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakadali lamang sa inyong mga kababaihan ang pagpasok sa paraiso. Anong ipinayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Idha sallatil mar'a khamsaha wa sama shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati shi'ta. Kapag nagsala, sinalaan ng babae ang limang beses na pagsasala. Ang mga fardo na oras ng mga sala. At nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ganun din sa yung pagzazaka, pag-hajj. At pinangalagaan niya, pangatlo, pinangalagaan niya ang kanyang dangal, reputasyon. Yung kanyang aura, dangal at reputasyon ng babae. Wa'ata'at zawjaha, sinunod niya ang kanyang asawa sa kabutihan. Kapag siya ay namatay, sasabihin sa isang babae na pumasok ka na sa mga pintuan ng paraiso, sa ano pa mang pintuan, ng walong pintuan sa paraiso ang iyong ninanais. Ganyang kadali. Ganyang kadali. Pinakamahalaga doon ang pagsunod sa asawa, pag-asawa, pagsasala ng limang beses, pangalagaan ng iyong dangal at reputasyon, at sundin ang iyong asawa sa kabutihan. Panghuli, ang paalala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga kabataan. Tandaan po natin, mga brothers and sisters, tayong mga kabataan, tayo ang papalit sa ating mga magulang. Tandaan niya. Tayo ang future, kinabukasan ng umma na ito. Tayong mga Muslim, o kaya ang mga kaaway ng Islam, katulad halimbawa ng mga Yahud, ang pinakamortal natin kaaway ang mga Yahud. Hindi nila kayang siraan ang Islam sa pamamagitan ng Quran,
o di kaya sunnah dahil napangalagaan to ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong paraan ang kanilang tinatahak? Kabilang dito yung gazwa fikriya. Digma ang pang-ideolohiya. Digma ang pag-ideolohiya. Ibig sabihin, gumagawa sila ng paraan na sirain ang kaisipan ng mga kabataan. Hindi natin kayang sirain ang Islam sa pamamagitan halimbawa ng Quran o di kaya mga hadith. Sirain natin ang mga kabataan nila para wala silang kinabukasan. Ganyan nila ang kanilang hinahakbang. Kaya makikita natin lahat ng mga bagay na ginugusto ng mga sarili. Mga games, online games. Mga magazine, mga ano pa man na nagpapalihis sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan sa kanilang relihiyon. Dahil ang mga kabataan, kapag sila'y nahumali sa mga bagay na ito, iiwanan nila ang kanilang mga madrasa, iiwanan nila ang masjid. Sino ang magtataguyod sa relihiyon? Sino ang papalit sa ating mga imam? Sino ang papalit sa ating mga bilal? Kung ang mga kabataan ay nasira, nalihis, hindi nila pinangalagaan ng relihiyong Islam. Maging aware tayo dyan. Hayaan natin pag-aaralan ng ating relihiyong Islam. Dahil sa ating nakasalanan ang kinabukasan ng umma na ito. Hindi natin ito binibigyang halaga sa mga kabataan. Parang wala lamang, halimbawa dito sa community. Kailangan yung ating mga anak ay nag-aaral ng Islam. Sila ang magtataguyod sa ating agama. Sila ang magtataguyod, papalit sa ating mga imam, sa ating mga bilal. Ano na lang ang kalagayan, magiging kalagayan ng ating agama kung ang mga kabataan ay nasira ang kanilang kalagayan, nanulog sa mga bisyo? Ano magiging kinabukasan ng Islam? Ano magiging kinabukasan ng kalagayan natin sa isang komunidad kung nasira ang ating mga kabataan? Maging aware po tayo hinggil sa mga digmaang pang-ideolohiya. Maging aware tayo, huwag nating iwanan. Maging proud tayo sa ating agama, sa ating relihiyong Islam, sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan nyo na ngayong araw ay Eid natin. Tayo ay nagagalak, nasisihan, naghahanda ng mga pagkain, pinagdiriwang natin ng Eid. Pero huwag nyong kalimutan, kakaligtaan na pinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag natin kaligtaan ang ating mga kapatid, mga kaibigan na mga dukha, mga miskin. Magmalasakit tayo sa kanila, mahalin din natin sila, mag-share tayo mula sa ating mga ipinagdiriwang para sa kanila. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa punang kanyang mga sahaba ay kapag ganitong Eid, sila ay nagbibigay sa mga miskin, sa mga dukha. Huwag nating hayaan na nakakaramdam ng kalungkutan ang ating mga kapatid na mga miskin. E dinuturo sa atin kabilang sa katuruan ng relihiyong Islam ang pagmamahal, pagmamalasakit sa ating mga kapatid na mga miskin. Kaya nga inutos na ibigay ang zakatul fitr sa mga miskin. Nang sa ganun, sa araw ng Eid, sila din ay nasisiyahan, nagagalak, nagdiriwang ng kanilang Eid. Tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mabubuting gawa.
Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. At ipagkaloob nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ang maraming buwan ng Ramadan. At patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam.